Hello mga kabuhay! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa nucleic acid. So nucleic acids are the largest molecules among the previous organic compounds like carbohydrates, lipids, and proteins. So being composed of several nucleotide subunits. Ang building blocks po ng nucleic acid ay ang nucleotide. So nucleic acids also allow genetic information to be passed on from generation to the next. So sa genetics po siya, no, ang kanyang function. And the functional group found in nucleic acid, present po dito yung amino acid structure na meron pong amino group, carboxyl group, and the side chain or the R group. No, ito po yung pangalan ng amino acid and also the phosphate group. So the building blocks of nucleic acid is the nucleotide or nucleotides. It is composed of phosphate group. Ito po yun, yung circle with negative charges. And a sugar portion, ito po yung pentose sugar na present po sa DNA and RNA. And also the nitrogenous bases or the N bases na kinukompose po ng adenine, thymine, cytosine, guanine, and uracil. So the two types of sugar that found in nucleic acid are DNA and RNA. So both po ay pentose, meaning meron po silang limang carbon. So deoxyribose, ito po yung kanyang formula, C5H10O4. At ang ribose naman po is C5H10O5. So DNA and RNA are polynucleotides. So ano bang meaning ng polynucleotides? These are chains of nucleotides that play important role in the storage and transfer of information. So alam po natin yung information na yun, yun po yung genes, no? Yung unit of heredity na nagdadala po ng mga traits and characteristic ng parent na pwede po nilang maipasa sa kanilang mga anak or apo, no? From one generation to another generation. So nitrogenous bases po natin or the N bases are either purine or pyrimidine. So nahati po sila sa dalawa. So, ano po ang pagkakaiba nito? Yung purine bases po, na ito po yung adenine and guanine, double ring structure po sila. So, ayan, dalawa po. Okay? Ang pyrimidine naman po na bases are cytosine, thymine, ito po present po sa DNA, uracil po sa RNA po ito, na nagkocontain po ng only one ring in their structure. So, ang uracil po is a counterpart of thymine na present po sa DNA, pero ang uracil po is usually found in RNA. Okay, yan po. Single ring naman po sila. So, mga nucleotides po, sabi nga po natin, kinocompose po ito ng mga nitrogenous bases or the N bases, which is either purine or pyrimidine. So, tingnan po natin yung pairing po ng mga N bases po na to. So, alam po natin, ang DNA base, meron po itong guanine, cytosine, adenine, and thymine. Ang RNA naman po ay cytosine, guanine, uracil, and adenine. So, sa DNA po, complementary base pairing po natin, lalo na kapag nag-replicate po ang DNA to become a double helix. So, ang thymine po, ka-complementary pairing po niya ang adenine. Ang cytosine naman po ay guanine. So kapag RNA naman po, complementary base pairing po ng adenine, so i-replace niya po yung thymine, no? Dito, uracil na po. And cytosine still guanine. Sa mga kabuhay, tingnan naman po natin yung kanilang structure po, no? So yung DNA is a double-stranded. Tinatawagin po itong DNA double helix. And RNA naman po is a single-stranded. Okay, so functions naman po ay ang DNA, no, deoxyribonucleic acid, is a repository of genetic information. So nagdadala po ito ng mga traits or genes, no, the basic unit of heredity, na very important po sa pagkakakilanlan, no, ng isang tao, no, o kanyang kamag-anak. And also, binubuo po ito ng mga sequence of bases na nag-encode ng blueprint, no, for life. So kumbaga, yung foundation po ng life po natin is the DNA. Kaya makikita po natin dito, this is a double helix na kapag nag-complement po, no, it's anti-parallel. Kasi makita po natin yung direction. For example, this one is the 5-end or the phosphate group po yan. Tapos 3N po yung pinaka-dulo po niya, no? So, pag nag complementary pairing po tayo is anti-parallel. So, baliktad po siya. 3N naman po dito, then 5N naman po yung nasa dulo.
Ang RNA naman po is an information in the form of base sequence na nag-transcribe no, into messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA. So, ang RNA po is synthesized from the DNA also. Okay, through a DNA transcription. And DNA is the template copied into RNA by base pairing. Kaya po pag nag-synthesize na po no, sa transcription, yung adenine po, hindi na po si thymine ang kanyang pair or complementary pairing po niya sa RNA, which is the uracil na po. Pero si guanine and cytosine, kasi triple bond po ito ng hydrogen, ay ano pa rin, sila pa rin po yung magka-pairing. The first type of RNA that being synthesized no, from the DNA is the messenger RNA. So, ito pong mRNA, ito na po yung magta-translate no, ng genetic code into proteins with the help of ribosome. So, galing po ito sa DNA. No? Kasi ito po yung first process ng central dogma of molecular biology. So, kung sa biology po natin. So, ang location po nito, kapag eukaryotic, no, lalo na tayong mga human, sa nucleus pa rin po ito nagaganap. Pero po sa mga prokaryotes or mga unicellular, sa cytoplasm po nangyayari po ito. So marami pong mga step para po mabuo po or masynthesize po itong messenger RNA. May mga enzyme po yan. So sa mga susunod ko pong mga video po natin, itatopic. So dito po, magkakaroon na po tayo ng complementary pairing na RNA na po, present na po si uracil. So, mawawala na po dito si thymine. Kaya po si cytosine still, complementary base pairing pa rin po niya is guanine. So, mga kabuhay, si messenger RNA ay dadaan pa rin po sa mga modification. So, magkakaroon po ng splicing, may mga enzyme po na tutulong para magkaroon po tayo ng matured messenger RNA na dala-dala po niya yung exons or the coded. Nakalocate pa rin po ang messenger RNA sa nucleus muna. So, pag matured na po siya, lalabas na po siya sa nucleus at mapupunta na po siya sa cytoplasm. Wherein, sa cytoplasm po, nakalocate naman doon yung transfer RNA. So, si tRNA po, it helps in transferring the amino acid to the correct sequence in the messenger RNA. Alam po natin na hati po sa codon, no, yung tatlong N bases po, no, yung pagko-code po natin ng amino acid. So, ito pong ribosome, siya po yung isang organelles po sa ating nucleus wherein dito na po isa-synthesize yung protein to become amino acid. So, nakalocate na po ang ating messenger RNA sa ribosome. Naka-attach na po siya. So, meron po itong large unit and the small unit. So, kapag na-complete na po itong polypeptide na to, maghihiwalay po ulit siyang dalawa na yan. Okay? So, dito po sa ribosome, meron po yan na tinatawag nating mga tatlo no, na location. So, meron po tayong EPA. So, may exit po dito. Meron po ditong letter P of the peptidyl. At saka dito po yung amino acyl. So, ito pong peptidyl or the P and the A or amino acyl. Dito po yung site wherein the transfer RNA, nagbabind po siya into the ribosomes to correct din po, no, to attach din po no, yung messenger RNA. So, anti-codon po yan. Complementary pairing pa rin po. So, ito, si adenine, ang ka-complementary pairing po niya sa transfer RNA si uracil. So, vice versa po yan. Okay? Hanggang po, ma-reach po nila yung dami or yung pinaka, yung polypeptide chain po natin to elongate. At dito po, magkakaroon po tayo ng tinatawag nating stop. So, yung ating pong AUG, ito po yung pinaka-start codon po natin. So, codon meaning yung tatlong letra. Okay? So, wala po itong R na to ha, codon po yan. Tapos, ang stop po natin, may tatlo po tayo, which is the UAA, the UAG, and the UGA or UGA. So, yun pong tatlo na yon, wala po siyang ka-complementary pairing na transfer RNA. So, meaning, stop na po. Okay, so ito po yung genetic code chart, yung sinabi ko po sa inyo kanina na it always start yung polypeptide into AUG, which is the methionine A. Ito po yung second letter U. Tapos ito po yung G. So, yan, methionine. Tapos ito po yung tatlong stop na wala pong complementary pairing ng transfer RNA. So, meaning, kapag nag-reach na po no, yung codon na UAA or UAG
at saka UGA, so wala na po. Kumbaga yung magta-terminate na po, no? Yung polypeptide chain na naandito po sa ating ribosome. Okay, so after po nun, magde-detach po itong large unit and the small unit of the ribosome. So aside from this end bases, no, meron din po tayong tinatawag na ATP, which is the adenosine triphosphate. So it is another special nucleotide that incorporated in the nucleic acid. So its structure shows the presence of adenine and the three phosphate groups all attached to the ribosome. So naka-attach po yan at ito po yan, the three phosphate group. Ito na po no, yung genetic code chart. Okay, the codon is the three-letter combination in the messenger RNA. So overall, we have the 64 codons or amino acid. Pero sa mga amino acid po na to, may mga the same no, yung name po nila. Like leucine, ito po. Proline, serine. May mga pare-pareho po yan. Okay. Ito po yung stop and the start. Ayan po. The proteins na discuss ko na po sa isang video ko, mga kabuhay. So, panoorin po natin yon. So, ito po yung mga function po natin. Bakit po nagkakaroon po tayo din no, ng synthesize ng protein sa ating ribosomes? Okay, the essential and the non-essential and conditional amino acid. Ito po. So, thank you mga kabuhay for listening. So, nakumpleto na po natin yung apat na biomolecules. So, don't forget to like and subscribe. Ingat po tayong lahat!